ang ating mundo ay punong-puno ng mga kakaibang nilalang, kasama na dyan ang mga hayop na hindi pangkaraniwan sa ating paningin. May kasabihan nga sa English na beauty is in the eye of the beholder, na ang ibig sabihin na ang kagandahan ng isang nilalang ay nakadepende sa tumitingin nito. Ngunit masusunod mo pa kaya ang kasabihang ito sa mga makikita mo ngayon dahil may mga hayop sa mundo na may kakaibang itsura na hindi mo aakalaing totoo at kasalukuyang nabubuhay pa magpahanggang sa ngayon. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang 10 pinakakakaibang hayop sa mundo. Number 1, the red-lipped batfish. Ang red-lipped batfish ay may scientific name na Ogcocephalus darwini, isang species ng isda na kabilang sa pamilya Ogcocephalidae. Ito ay likas na nabubuhay sa mga tubig ng Galapagos Islands at kilala sa hindi pangkaraniwang itsura nito. Meron itong kakaibang ulo at matingkad na mapupulang labi. Ang palikpik nito sa likod ay kakaiba din, nakahawig ng isang fishing rod na ginagamit upang makaakit ng kanilang pagkain. Ang red-lipped batfish ay naninirahan sa pinakailalim at kadalasang matatagpuan sa sahig ng karagatan. Ginagamit nila ang kanilang kakaibang palikpik sa paglalakad sa halip na lumangoy. Ang mga ito ay isang kakaiba at natatanging species na naging dahilan kung bakit ito ay isa sa mga hindi pangkaraniwang nilalang sa ilalim ng dagat. Ang red-lipped batfish ay isang kakaibang isda na parabang isang cartoon character na sa telebisyon mo lang makikita. Number 2, axolotl. Ang axolotl ay may scientific name na Ambystoma mexicanum. Isa itong uri ng paedomorphic salamander na malapit na nauugnay sa tiger salamander. Kabaliktaran, sa karamihan ng iba pang mga species ng amphibian, ang mga axolotls ay umaabot sa pagiging adult nang hindi sumasailalim sa metamorphosis. At sa halip na tumira sa lupa, ang mga adult axolotls ay nananatili sa tubig dahil hindi nawawala ang kanilang hasang. Ang mga white axolotls o leucistic axolotls ay marahil ang pinakakilalang uri ng mga axolotls. Kilala din ito sa kanilang natatanging kakayahan na patubuin muli ang mga nawalang bahagi ng kanilang katawan, kagaya ng mga paa, buntot, panga, spinal cord, at maging ang mga bahagi ng kanilang utak. Kaya naman, maraming mananaliksik ang interesado sa mga axolotls para sa scientific research na may kinalaman sa tissue generation at posibleng may potensyal sa medical applications. Ang mga axolotls ay carnivorous at pangunahing kumakain ng maliliit na hayop gaya ng mga uod, insekto, crustaceans at maliliit na isda. Ang species nito ay unang natagpuan sa ilang mga lawa ng Mexico City at itinuturing na critically endangered species dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan o dahil sa polusyon. Sa pangkalahatan, ang mga axolotls ay mga kahangahangang nilalang na may mga natatanging katangian na nakakuha ng interes ng mga siyentipiko, hobbyist at mga nature lovers. Number 3, leafy sea dragon. Ang leafy sea dragon ay may scientific name na Phycodurus equus. Kilala din bilang leafies, ang leafy sea dragon ay isang uri ng marine fish na kabilang sa pamilya Cygnatidae na kinabibilangan din ng mga seahorse at pipefish. Ang kanilang mga katawan ay maaaring may iba't ibang kulay mula sa kayumanggi, dilaw at berde na higit na nakakatulong sa kanilang pagkakamouflage. Ang mga species nito ay natural na naninirahan sa baybayin ng Timog at Kanlurang Australia. Mas gusto din nila ang mababaw at baybaying lugar na may maraming seaweeds para sila ay makapagtago. Tulad ng mga seahorse, ang mga lalaking leafy sea dragon ay ang siyang responsable sa pagdadala at pagprotekta ng kanilang mga itlog hanggang sa mapisa ang mga ito.
na karaniwang tumatagal ng 4 hanggang 6 na linggo. Ang mga leafy sea dragon ay carnivorous at pangunahing kumakain ng maliliit na crustaceans tulad ng mysid shrimp at amphipod. Ang kanilang species ay nahaharap sa mga banta mula sa pagkasira ng tirahan, polusyon at koleksyon para sa kalakalan upang gawing alaga. Sa pangkalahatan, ang leafy sea dragon ay mga kamangha-manghang nilalang na kilala sa kanilang kakayahang mag-camouflage at sa kakaibang paraan ng pagpaparami. Number 4. Mahta-mahta. Ang mahta-mahta ay isang uri ng freshwater turtles na may scientific name na Chelos fimbriata. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa salitang Portuhes na mahta-mahta na ibig sabihin ay kill-kill at malamang na nagmula din sa tunog na kanilang ginagawa kapag sila ay kumakain. Isa itong natatanging species ng mga freshwater turtles na kilala sa hindi pangkaraniwang itsura at sa paraan ng panghuhuli nito ng pagkain. Ang kanilang malapad na ulo, mahabang leeg at magaspang na balat ay tumutulong sa kanila na umayon sa kanilang paligid. Sila ay carnivorous na kumakain ng isda at iba pang aquatic na hayop. Mayroon silang kakaibang paraan ng paghuli ng makakain sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang bibig na parang vacuum. Naninirahan sila sa maputik na tubig tabang na kapaligiran tulad ng mga latian at mga stagnant na katubigan sa Amazon at Orinoco River. Ang mga adult na mahta-mahta turtles ay maaaring lumaki ng may haba na umaabot sa 18 inches o higit pa. Ang kanilang species ay dating hinuhuli para sa kanilang karne, ngunit ang pinakamalaking banta ng mga mahta-mahta turtles ay ang malawakang kalakalan upang gawing alagang hayop. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi sila nakalista bilang endangered species, ang kanilang populasyon ay bumaba sa ilang lugar dahil sa mga pangyayaring katulad nito. Ang mga mahta-mahta ay tunay na kahanga-hangang mga nilalang na ganap na umaangkop sa kanilang kapaligiran at nagpapakita ng mga kakaibang pag-uugali. Number 5. Tapir. Ang mga tapir ay isa sa mga kakaibang hayop sa mundo dahil sa kakaibang anyo nito. Matatagpuan ang mga ito sa Central at South America, gayon din sa mga bahagi ng Asia. May 4 na kinikilalang species ng tapir, ang Brazilian tapir, Malayan tapir, Baird's tapir, at Mountain tapir. Ang bawat species ay may sariling natatanging katangian at kagustuhan na tirahan. Ang mga tapir ay kilala sa kanilang pagiging mahiyain maliban na lang sa mating season. Ang mga ito ay may maliit at pilugan na mga tainga na may mahabang nguso na kaya nilang ibaluktot na tumutulong upang maabot at mahawakan ang kanilang pagkain. Ang mga tapir ay naninirahan sa malalagong kagubatan, damuhan at sa mga lugar malapit sa pinagmumulan ng tubig. Mahusay din silang lumangoy at madalas na gumugugol ng oras sa mga ilog at sapa. Kaya din nilang maglakad at manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 3 minuto. Sila ay mga herbivores na kumakain ng mga dahon, prutas at mga halamang tubig. Meron din silang ginagampanang mahalagang papel sa ecosystem bilang tagakalat ng mga binhi. Ngunit ang mga tapir ay nahaharap sa banta ng pagkawala dahil sa deforestation, gayon din sa pangangaso para sa kanilang karne at balat. Lahat ng 4 na species nito ay inuri bilang alinman sa vulnerable or endangered. Ang mga tapir ay madalas na tinutukoy bilang mga living fossil dahil walang masyadong ebolusyon ang nangyari sa kanila sa loob ng milyon-milyong taon. Ang kanilang konserbasyon ay mahalaga para sa pagpapanatili ng biodiversity sa ecosystem kung saan sila nakatira. Number 6. Spider-tailed horned viper. Ang spider-tailed horned viper na may scientific name na Pseudocerastes uraracnoides ay isang
makamandag na species ng pit viper na matatagpuan sa western Iran at isa sa pinakakakaibang ahas sa mundo dahil sa buntot nito na parang isang gagamba. Ginagamit ng spider-tailed horned viper ang buntot nito upang makapang-akit ng mga ibon na siyang pangunahing biktima nito. Kapag ang isang ibon ay lumapit upang kainin sana ang inaakalang gagamba, ang viper na ito ay biglang aatake ng napakabilis na siyang dahilan ng pagkahuli ng biktima nito. Ang species ng ahas na ito ay natuklasan kamakailan lamang noong 2006 na itinatampok ang patuloy na pagtuklas sa larangan ng herpetology. Number 7. Potus. Ang mga potus ay kabilang sa pamilyang Nyctibiidae at malapit na nauugnay sa mga nightjar at frogmouth. Sila ay kakaibang uri ng mga ibon na may malalaking katawan, may malalaking ulo at mata, at meron ding malapad at malaking bibig. Ang mga potus ay nocturnal, ibig sabihin sila ay gising sa gabi upang maghanap ng pagkain. Ang kanilang misteryosong balahibo na may batik-batik na kayumanggi, kulay abo at puti ay tumutulong sa kanila na magcamouflage sa kapaligiran kapag umaga habang sila ay tuwid na nakatayo sa mga sanga. Sila din ay insectivorous at madalas silang kumakain ng iba't ibang lumilipad na insekto tulad ng mga salagubang, gamugamo at tipaklong. Ang kanilang pamamaraan sa paghuli ng pagkain ay kakaiba dahil naghihintay lamang sila na lumapit ang kanilang bibiktimahin at kapag sapat na ang lapit nito ay madali nila itong nahuhuli sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng kanilang tuka. Ang mga potus ay kilala sa kanilang mga natatanging vocalization kabilang ang mga nakakatakot at mapanglaw nilang huni na madalas na umaalingaw-ngaw sa gabi. Ang kanilang paraan ng pagtawag ay ginagamit para sa komunikasyon sa pagitan ng mga individual at maaari ring magsilbi sa pagtatatag ng teritoryo. Ang mga ibong ito ay pangunahing matatagpuan sa mga tropikal na kagubatan at kakahuyan sa buong Central at South America kung saan gumaganap sila ng mahalagang papel sa pagkontrol sa populasyon ng insekto. Sa kabila ng kanilang kakaibang itsura at pag-uugali, ang potus ay hindi masyadong pinag-aaralan ng mga eksperto kumpara sa iba pang mga species ng ibon. Number 8. Mudskipper. Ito ay may scientific name na Periophthalmus calolo. Ang mga mudskippers ay isa ding kakaibang isda na hindi lang sa tubig lumalangoy, ngunit may kakayahan din silang maglakad sa ibabaw ng lupa. Mayroon silang mga espesyal na palikpik na nagbibigay sa kanila ng kakayahang maglakad sa lupa at madalas silang naninirahan sa mga gilid ng ilog na may putik na angkop na lugar para sa pagkain, gayon din sa kanilang pagpaparami. Kilala sila sa kanilang hindi pangkaraniwang hugis ng katawan at sa kakayahang mabuhay ng matagal na panahon sa tubig man o sa lupa. Maaari silang lumaki ng hanggang 12 inches ang haba at karamihan ay brownish green ang kulay na may maitim at maputing uri. Hindi tulad ng ibang isda, ang mga mata ng mudskipper ay nakausli mula sa tuktok ng patag nitong ulo. Gayunpaman, ang pinakakapansin-pansin sa isdang ito ay ang kanilang mga side pectoral fins na matatagpuan sa harapan at sa ilalim ng kanilang pahabang katawan. Napag-alaman din na ang mga mudskipper ay maaaring tumalon sa distansyang hanggang 61 cm o 24 inches sa pamamagitan ng pagbaluktot at pagtulak gamit ang kanilang mga buntot. Pangunahing matatagpuan ang mga ito sa mga tropikal at subtropikal na baybaying rehiyon ng Africa, Asia at Australia. May mahalagang papel ang mga mudskipper sa kanilang ecosystem sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga populasyon ng maliliit na invertebrates. Number 9,
platypus. Ang platypus ay may scientific name na Ornithorhynchus anatinos, isang hayop na matatagpuan sa Australia at kabilang sa mga mammals na tinatawag na monotremes o mga mammals na nangingitlog. Ang mga European naturalists at scientists ay dating hindi naniniwala sa hayop na ito base na rin sa paglalarawan sa kakaibang itsura nito. Ang itsura nito ay parang kombinasyon ng iba't ibang mga hayop kagaya ng tuka at paa nito na parang sapato, buntot na parang sa beaver at balahibo na parang otter. Sila ay mga semi-aquatic na nilalang na gumugugol ng maraming oras sa tubig kung saan sila ay nanghuhuli ng maliliit na invertebrates tulad ng mga insekto at crustaceans. Dagdag pa dito, ang kanilang species ay iilan sa mga mammal na nangingitlog. Ang mga ito ay may siksik at waterproof na balahibo at patag na buntot na nakakatulong sa kanila na maging mahusay sa paglangoy kahit na sa malamig na temperatura. Ang kanilang paa sa likod ay parang paa ng pato na tumutulong sa kanila na mabilis na makalangoy sa tubig. Ang mga butas sa tainga at ang mga mata ay sumasara habang sumisisid at ang mga reserbang taba ay nakaimbak sa buntot nito na ginagamit din para sa paghuhukay at sa pagpapalipat-lipat ng paligid. Ngunit hindi ka dapat magpadalos-dalos sa paghawak sa mga platypus dahil sila ay may kamandag na nakakonekta sa isang glandula sa itaas ng mga binti. Bagamat ang mga epekto ng kamandag ay inilarawan bilang lubhang masakit, hindi naman ito nakamamatay para sa mga tao. Number 10, Atretochuana aiselti. Ang Atretochuana aiselti, na mas kilala bilang penis snake, ay isang bihira at hindi pangkaraniwang species ng kesilan na kahawig ng earthworm o ahas, ngunit isa talaga itong uri ng amphibian. Natuklasan ito sa Brazil noong 2011 at nakakuha ng atensyon dahil sa pagkakahawig nito sa isang partikular na pribadong parte ng katawan ng mga lalaki. Ang mga hayop na ito ay pangunahing matatagpuan sa mga ilog ng Amazon rainforest na may nakakamanghang evolutionary adaptations. Ang species nito ay talagang kakaiba dahil sa wala silang mga baga at nag-evolve upang huminga sa pamamagitan ng balat nito na isa sa kamangha-manghang evolution ng mga vertebrates. Bagamat hindi ito ahas, tinawag ito sa iba't ibang pangalan na kinuha mula sa internet tulad ng penis snake, manaconda at floppy snake dahil sa pagkakatulad nito sa ari ng lalaki. Ang mga kakaibang hayop na ito ay mga nilalang na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang pisikal na katangian, pag-uugali at adaptasyon kumpara sa ibang mga hayop. Sila man ay kakaiba, mahalagang tanggapin pa rin natin ang kanilang itsura at pangalagaan ang kanilang biodiversity. At dyan na nagtatapos ang ating video. Kung gusto ninyo ng ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat!